Bagong naging announcement po ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, eh simula nga sana sa Pebrero, magsisimula na muli yung adjusted allowable age requirement, lalo sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ, kung saan papayagan ng araw yung 10 to 14 years old na makalabas ng bahay. Bagay na binawi ng Pangulo yung mismong utos na nanggaling sa IATF. Kaya pag-usapan natin ngayong umaga, ano ba yung risk para sa mga bata na nasa 10 to 14 years old sakaling natuloy nga yung utos? Ngayong mayroon pa nga ring pandemya at nag-mutate pa nga yung virus into another strain na sinasabing mas mabilis makahawa. At para tulungan tayong pag-usapan po yan, mga kasama natin ngayong umaga mula sa Philippine Pediatric Society. Siya po ang member ng Board of Trustees ng Philippine Pediatric Society. Kasama po natin. Let's welcome on the show, Dr. Anna Ong Lim. Hi, Doc. Good morning. Good morning, Juan. Good morning, Lila. Ayan. Ako, salamat po, Doc, sa pagpapa-unlock sa amin kahit po short notice talaga. Ang dilim pa talaga. Ang dilim pa. Wala pang araw, ha? Salamat, Doc. Oo nga, eh. Yan din yung comment sa akin, eh, Doc. Sabi niya, ang aga. Pero, Doc, thank you in advance. Pero yun nga, Doc, unahin na natin. Ano pong masasabi lamang ng PPS ng Philippine Pediatric Society sa naging anunsyo po ni Pangulong Duterte kagabi. Kagabi lang din, very recent lang po na binabawi na nga niya yung naunang utos na pagpayag dun sa mga 10 years old and above na lumabas ng kanilang bahay. Nagpapasalamat kami sa Pangulo and also to the Department of Health for helping us advocate for this particular resolution, kasi nga medyo nabahala talaga yung professional medical societies, particularly yung Philippine Pediatric Society at yung Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, dun sa panukala na payagan na yung batang mas mababa sa 15, so between 10 to 14 na magsilabas na ng bahay. Kasi nga, we recognize that they constitute a vulnerable population, and also kami ay nag-aalala, lalo na ngayon sa panahon na nagkakaroon na ng usapin tungkol sa variants, na baka hindi pa ito napapanahon bilang panibagong pronouncement, no, regarding movements in the community. Pero Doc, gaano ho ba katindi yung risk na sinasabi para sa mga bata, para lang po maintindihan ng karamihan na syempre iba siguro parang namimisan nilang ilabas yung kanilang mga anak, ipasyal, isama sa mga restaurants, sa mga mall. So, gaano ko ba katindi yung risk for that certain age bracket na 10 to 14 years old itong virus na ito? Well, alam natin na karamihan sa mga bata ang kanilang sakit, kung meron man, kung mahawaan man sila, they typically present with what's called mild or asymptomatic illness. Also, we know that relatively, no, sa number of patients, medyo maliit talaga ang bilang ng bata kumpara sa matatanda. Pero that's not to say na never sila mahahawaan at never sila manghahawa. Pangalawa, yun ding among the different pediatric age groups, yung 10 to 12 actually, doon nakikita yung medyo may pagtaas ng incidence, no, ng pagkakahawa at panghahawa. So, kung mag-identify lang tayo ng age group, actually itong older child from 10 onward, sila nga yung mas madali pang mag-transmit kumpara dun sa totality ng pediatric age group, no? Pero I think mo, na pinaka-importante dito is a realization na this goes beyond the question of age groups, eh. Dahil nga ngayon, nakikita na nga natin na medyo nag-aabang pa tayo nung epekto ng holiday surge at nung traslasyon. And yun nga, nabanggit mo na kanina na nandiyan pa yung banta ng iba't ibang variants. Medyo mas maganda siguro kung pumili tayo ng panahon na mas pababa na yung ating rates of disease bago siguro natin ito pag-usapan. Mm-hmm. Tama. So, Doc, yung bang ano, kasi di ba sabi nyo nga itong age bracket na to, is it because mas nagiging laxed sila? O ito yung age na hindi man nila sinasadya pero nalilimutan nila? For example, yung
proper hand washing, o ito yung mga age kasi na ang hilig maghawak sa kung saan saan eh, hindi ba? Sa mga railings, sa mga pinto ng ano, ng mga malls, and then well, parang normal lang sa kanila yon, not thinking that yes, there is still ongoing pa rin yung pandemic natin, hindi tayo nakakapaghugas or alcohol ng kamay. Nakaka-contribute po ba yun, yung parang ganong klaseng thinking kasi nila, kaya much better that they stay inside the house? Well, you're correct, Laila, no? I think in fairness to IATF, they did take that into consideration. Kaya dun sa discussion nung nakaraang meeting, medyo talagang napakalawak ng age range na pinag-usapan eh. And then eventually, doon na nga napunta doon sa, sige, siguro yung 10 years old na nga lang kasi mas madaling sawayin, mas makikinig, baka mas nakakaintindi. So, that played a role. So yung consciousness about personal hygiene also played a role in the choice of the final recommendation ni IATF noon nakaraang meeting. Pero ito na nga yung counter ng mga professional medical societies na dito sa panahon na to where we're observing these increasing trends, kahit na we consider those particular items, nandoon pa rin yung overall danger na maaring mas maganda sana nating iwasan sa ngayon. Mm-hmm. Yun. Actually, mas nakakatakot nga, ma'am eh, doc, kasi parang yung binabanggit mo kanina, ang mga bata, specifically yung nandiyan sa age group na yan, or yung mga bata in general, binabanggit parang yun nga, nabanggit mo rin doc, asymptomatic, tas yung iba parang nababasa ko, they are considered the super spreader itong virus. Medyo nakaka-worry yung mga ganong terms, no? Is that proper, yung ganong mga terms na sinasabi lang in terms of sa mga kids na binabanggit po natin? In terms of coronavirus rather? So I'd like to correct that impression, ano? Kasi may lumabas kasing isang article na parang nababanggit na, uy, ang mga bata, super spreader. Actually, if you look at the article, hindi ganun ang pagkakasabi. Medyo may pagka-clickbait lang yung title. Ang sinasabi actually nung article na yon ay meron na ngayon datos na nagsasabi na ang bata ay pwedeng magkalat ng sakit. No? Kasi prior to the release of that article, the evidence or the data was medyo circumstantial, parang observational. Base dun sa nakita nila, medyo mas na-firm up yung impression, no? So, hindi naman sinasabi doon na ang bata equal super spreader. Hindi naman ganoon ang pagkakalatag ng article na yon. Oo. Mabuti po, nilinaw niyo, Doc, yun ngayong... Sige, Doc. Okay. But I'd also like to say na sa ngayon, may datos na nagsasabi na pwedeng magkalat ang bata, no? Pwedeng manghawa ang bata ng sakit. So, because of that... Ang hindi nila nalalaman. Yes, that's correct, no? In the same way that adults can do so. Okay, so I think parang hindi natin dapat ratuhin ng bata na ay harmless yan, wala yung contribution dun sa pagkalat ng sakit because that's not true. All of us, lahat po tayo, di ba? Oh, yes. Sabi ganito, okay. Wala na sa age bracket yan eh. Ngayong panahon na to na nandyan yung pandemya, nag-mutate, ang dami mga variant na lumalabas. I think lahat tayo dito apektado at lahat tayo pwedeng maging source ng pagkalat ng virus. So we need to protect ourselves and to protect other people. And speaking of protection, Doc, kasi parang may nabasa ako sa nirelease po ng PPS ng Philippine Pediatric Society, yung mga dapat parang paalala sa mga magulang sakaling talagang naisama nila sa labas yung kanilang mga anak. Meron ako nabasang ganun. I think can you enlighten us on that? Yes, thank you, Juan, no? Actually, in that position paper, parang sinabi ng team na we recognize na may mga pagkakataon na kailangan talagang isama sa labas ang mga bata. Maybe for very essential clinic visits, for example, kailangan magpatingin sa doktor o kaya hindi maiwanan ng mga magulang sa bahay kasi wala nang iba mapagkatiwalaan. Now, in those circumstances, operationalize nyo pa rin, no, or gawin pa rin yung very important precautions to prevent infection, which can be summarized in the apat-dapat mnemonic, no? So, or reminder. So, ano nga ba yung apat? Unang-una, yung air circulation or ventilation. Pangalawa, yung physical distancing.
Pangatlo, yung always to wear your mask and shield it, and if I can add, no, to wear it correctly. And finally, to remember the times of interaction kung pwedeng mas maiksi. Now, ang problema sa bata, hindi sa lahat ng pagkakataon natin sila pwedeng pagsuotin ng mask kasi ang mga mas bababa sa 2 years old, hindi talaga natin pinagsusuot yan ng mask dahil nga natatakot, no? So we're scared because pag nakasuot sila ng mask and hindi nila alam sabihin sa atin na, uy, hindi na po ako makahinga, eh, mas magiging delikado para sa bata. So kung hindi mo sila pwedeng suotan ng mask, sino susuotan mo? Dapat yung mga nasa paligid nila. Eh kung hindi natin masisiguro na parating nakamask yung nasa paligid nila, I don't think it's safe to bring them to that place, di ba? Ayun. Oh, ayun na, magandang advice ho yun, mga kapatid ha. Kasi baka yung iba nga, sumasabay sa fashion, may mga pangbatang mask kasi ngayon, Dok, eh. Baka sinusotan nila yung mga anak nilang bata pa talaga, yung mga 2 years old and below nga. Oh, mag-ingat ho kayo kasi yung suffocation, baka yun po yung mangyari sa mga kids, kawawa naman. So, yung face shield pwede naman, Dok, no? Pero hindi nga lang ganun kabigat yung protection na may bibigay compared correct to face mask. Oo. So, tama ka dun, Mon, ano? Kasi yung problema dyan is ang pinaka-critical action, well, ganito, may contribution naman ng bawat isa. Mahirap sabihin na isa ito lang or yun lang, no? Pero between the two, siguro kung papipiliin mo lang ako ng isa at kailangan kong humarap ng pasyenteng titignan ko, hindi ako lalapit nang hindi ako nakamask. No? Baka siguro kung iisa lang, syempre gusto ko pa rin may shield, matatakot pa rin ako pag wala akong shield. Pero kung isa lang ay papasuot mo sa akin, magmamask pa rin ako. Mask. Okay. So, last na ako, before we let you go, is there a ano po ba, may vitamins po ba na pwedeng mas ikalakas pa ng resistensya ng isang bata o sapat na ba yung medyo mahal nga lang pero gulay? Ano po ba yung tamang approach when it comes to diet naman ng mga bata para kahit paano ma-combat din natin yung virus? Laila, actually sa ngayon, wala pang papakitang definite na evidence to say that some diet or food supplements can actually specifically work against COVID. Mm-hmm. Pero importante talagang maging malusog, no? Dahil yun ang baseline natin na pwede natin sabihing panangga laban sa kahit na anong sakit. Actually also, makikita natin sa older individuals na meron ng kahinaan ng katawan tulad ng mga may edad o kaya ng mga may daladala ng ibang sakit, sila yung mas nahahawaan at sila yung mas nagkakaroon ng matitinding sintomas. Mm-hmm. Therefore, that also means that any of us, whether we're children, adults, or even the very young elderly, may ganun na tinatawag, the young elderly. That's na me. Naku, hindi pa naman siguro. So the young elderly. No, we need to keep our health at its best para hindi tayo madaling kapitan. And that means just regular diet, a good diet. Yun, in general na lang. Kumbaga parang eat healthy food. Oo, tama. O yung chichirya, mga magulang, baka naman porkita nakalak na tayo sa bahay, puro chichirya yung hinangata ng mga baguets. Huwag ganon, di ba? Let's opt for something healthy. And habang naka-lockdown pa tayo, habang nasa loob pa mga bata, turuan natin silang kumain ng gulay. I-enjoy nila nakainin tama yung gulay, di ba? Opo. Sige, Dok, baka meron lang po kayong parang paalala ulit sa mga magulang ho dyan. Baka iba na lungkot, na hindi na nga talaga papayagan yung kanila mga anak na lumabas ng bahay, especially yung 10 to 14 years old. Or ano ba yung general na panawagan lang po ng Philippine Pediatric Society with regard to facing this kind of pandemic, especially na ito nga, wala pa naman bakuna sa ating bansa in the first place, di ba? So, paano lang natin haharapin ito? Baka po may panawagan lang po. Pinapaalala lang namin sa Philippine Pediatric Society at sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines sa mga magulang na nandiyan pa ang banta ng COVID-19. And we are very aware that children can actually also catch the disease. Pwede silang mahawaan
pwede rin silang manghawa. And therefore, itong paalala namin na sa ngayon, mas magandang hindi mo na sila masyadong inilalabas, ay pansamantala lamang. Dahil nga dun sa circumstances natin ngayon na medyo mabilis pang pagkalat ng sakit, and nandiyadyaan na nga yung recognition na maaring nandito na rin sa Pilipinas yung iba't ibang variants na maaring mas madaling kumalat. So for the meantime na hindi pa natin pinapayagang lumabas ang mga bata, bigyan natin sila ng pagkakataon sa loob ng ating mga pamamahay na mag-engage sa mga productive activities, no? Sana kung maaari hindi parating nakaharap sa screen, although I know that's very difficult now. And also to take care of their general health, siguraduhin sila ay kumakain ng masustansya at nagkakaroon ng adequate opportunities na magkaroon ng exercise. Now, kung kailangan man silang ilabas, piliin po natin yung mga lugar na maganda ang ventilation at sikapin natin sila ay mabigyan ng magandang physical distancing. And at the same time, yung sapat ang edad, 2 years and above, pagsusuotin ng face mask at lahat ay dapat nagsusuot ng face shield. Salamat! Very well said. Maraming salamat po, Doc, sa inyo lalo. Ayan, Dr. Anna Ong Lim. Thank you very much, Doc, sa pagising ng maaga. Thank you for the opportunity. Yes, Doc. Thank you very much po. Ingat po lagi. Thank you. Ingat po, Doc. Stay safe. Yan po si Dr. Anna Ong Lim, member po ng Board of Trustees ng Philippine Pediatric Society and immediate past president ng Philippine Infectious Diseases Society. Yun. Thank you po, Doc. Alright, so, yun ha, mga kapatid, ha. Hindi na ko kami nagsabi niyan. Si Doktora na. Okay? Makinig kayo. Kasi baka akala ninyo, paulit-ulit kami ni Laila. Ayan, may isa pa. May dumagdag sa mga nagpapaalala sa atin. Si Doktora. Okay? Tumunod na lang tayo dahil mahal po. Tumunod na lang. Tama. And magkaroon ka man ng sakit, gusto mo mapunta ng ospital. Ang hirap. Punta rin eh, di ba? So, Mahirap, huwag muna ngayon. Tayo. Diba? Correct. Okay.